Hello, welcome to my channel. It's Rexette23. I'm doing a reaction video about this Jessica Soho na yung segment niya na napanood ko tonight ng Sunday dito sa Philippine time. Ito yung Pera, Piraso sa Junkshop na may nakita yung mga nag-work sa Junkshop na yung mga pera na shredded siya na almost 4.5 million. So, ang usap-usapan ay yung mag-asawa daw na mayaman. Yung asawa na babae, shredded kasi sobrang galit niya sa asawa niya. So, inano niya yung pera doon kasi babaero daw yung asawa niya, lalaki, yung husband. Tapos, sa sobrang galit niya, doon niya inano yung mga pera nila na million din na sinasabi na may-ari sila ng pahinante ng truck. Sila yung mayaman. So, nakita yung pera na 4.5 million sa Junkshop sa San Pablo, Laguna. So, yung mga tao doon na nag-curious na baka pwede pa nilang pagtagpitpiin o pwede nilang idugtong-dugtong tapos itanong nila sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yun ang ginagawa nila. Yung iba tinitimbang, baka malay mo daw maswertehan sila kasi never nilang ma-experience na makahawak ng ganung kalaki na minsan yung iba nung kapitbahay, bakit daw ginawa ng mayayaman yun? Yung iba nga marami naghihirap, tapos yung iba mahirap kitain yun, di ba? Yung isang one month hindi mo kikitain yung 10,000 sa nag-work sa Junkshop kasi magkaroon kinikita nila, tapos yung tinitimbang. So nakita nila yung pinag-compare nila, pinaseparate nila yung 500, 1,000 o smaller bills. Tapos meron naman doon yung isang babae na meron siyang internet cafe na Piso Net. So may nakapagsabi sa kanya, buntis siya, na may nakapagsabi sa kanya na swerte daw yun o good luck o pampaswerte na magdala siya noon o ilagay niya sa plastic para swerte doon sa business niya. Tapos yung iba, tinabi, na-try nilang pagtagpiin eh, hindi nila maano kasi syempre may serial number yun, di ba? So, nag-try sila magtanong sa Bangko Sentral na Pilipinas, dinala na yun. Sabi ng Bangko Sentral na representative na totoong pera nga yun. Pero, kahit punuin nila yun o tagpi-tagpiin nila yun ng scotch tape, hindi rin matatanggap ng Bangko Sentral na Pilipinas o bangko ng ng main one kasi kailangan nila makita kung saan ang galing yung pera, tapos yung serial number, tapos titignan nila yung likod kung yung ba yun, kung pareho ba yun, kasi meron yung different bank kung saan na produce na ganong na pera. So sabi sa kanila na hindi nila makukuha yung pera nyo kahit punuin pa nila yun. Kasi syempre, sira na yun. Tsaka, ang hirap kayang punuin yun sa sobrang liit, para siyang puzzle. So, may nagtanong din yung babae na, bakit daw, rason? Kasi naririnig nila yung dalawa, yung mayaman na mag-asawa, na-shredded yung pera na yun. Totoo ba yun? So, sabi ng representative ng Bangko Sentral na, hindi totoo yun. Kasi, once na ginawa nyo yun, no, sinira niyo yung money ng Pilipinas, Philippine money, magkakaroon ng kaparusahan. They will give you a punishment na they will charge you, may penalty na 20,000 and then you're going to jail for 5 years. So, they don't think na there's a truth about that rumor or that reason na yung mag-asawa daw ang nagawa nun. So, sabi nung taga-Bangko Sentral na marami daw ganun sila na nasa-shredded yung pera. Ay, pinitahan nila yung yung pinakabasurahan sa Lucena, Quezon. So, nakita nila marami talagang mga shredded na Philippine money doon.
So, sabi ng representative ng Bangko Sentral na normally, pag ganun daw nakikita nila, yung mga old money, old na pera natin, sinisredded nila, demonetized. So, pinapalit nila ng bago. Kaya, yun, siguro, tinatapo nila. So, which is naman the comment sa ADN na bakit ganun na lang yung demonetize nila yung pera kung saan-saan nila tinatapon. So, di ba, maraming nag-expect na sana nga pera na naging ano pa, bato pa. So, yun, sabi, ano, demonetize daw yun. So, hindi totoo na yung magkasawa nag-away, na inano niya na marami silang pera, yun ang pangganti niya sa asawa niya, kaya shredded niya yung pera. Sabi talaga na pag nagbabago sila ng pera, inaano lang yung shredded para hindi na magamit sa susunod. So, yun mga sa bangko, sabi nila, dapat pag ganun, huwag nilang i-ano sa mga pasurahan, di ba? Dapat meron pa specific area kung sila nila inano. So, that's all, guys. Thank you, guys, for watching. See you soon on my next vlog. Hope you subscribe. Thank you very much. This is my reaction video.